Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Malas dito sa alahas, kaya't makabubuting, tanggalin mo na agad. Bago ko po simulan ang aking ibabahagi, ay nais ko lang ipaalam na next week ko na ihuhulog ang mga giveaway. Pasensya po kung na-delay dahil marami pa akong inaasikaso. Kapag mayroong natira sa mga dala kong giveaway, muli akong bubunot ng padadalan ko. At kapag naubos na ang giveaway ay magbibigay ako buwan-buwan ng 500 GCash sa limang masusugid na tagapanood at tagapakinig sa mga video na aking ina-upload. Ang gagawin po lamang upang makasali ay mag-subscribe, palaging manood, mag-comment, mag-like at mag-share sa mga video na aking ina-upload at pakipindot na din po ang bell button upang updated kayo sa mga bagong video upload. At sa dulo po ng video na ito ay ang shoutout. Muli po, maraming salamat sa patuloy na suporta sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Ikaw ba ay mahilig sa alahas? Kadalasan, ang mga mahihilig sa alahas ay ang mga babae. Karamihan ay pinipili nila ang alahas na babagay sa kanila. Mayroong may paborito ng gold at diamonds. Mayroon din namang gusto ang silver. Marami rin na nagsusuot ng pangkaraniwan at hindi tunay o peke. Karaniwan ang pinipili natin ay kung ano ang paborito nating disenyo. Tulad halimbawa, kung ikaw ay mahilig sa paru-paro, pipiliin mo ang kwintas na mayroong pendant na paru-paro. Kung ikaw naman ay mahilig sa pusa, gugustuhin mong bumili ng bracelet na mayroong disenyong pusa. Ipinapakita ng pagkagusto natin sa mga alahas ang ating pagkatao. Nakapagpapaganda rin ito ng ating itsura, pero pagdating sa paniniwala at pamahiin, ano naman kaya ang dulot nito sa atin? Bad luck daw kapag ikaw ay magsusuot ng alahas na pinagsama ang kulay ng silver at ng gold. Masama ring magsuot ng singsing sa iyong wedding finger kung hindi ka pa naman engaged. Kapag ginawa mo ito, ay magiging mailap sa iyo ang pagkakataon na makasal. Kaya kung ayaw mo na tumandang dalaga o kaya naman ay binata, sa ibang daliri mo na lamang muna isuot ang iyong singsing. Ang mga alahas na may kaakibat na charms ay mabenta rin dahil naniniwala sila sa kakaibang mahika o pampaswerte na hatid nito. Pinaniniwalaan na naghahatid ito ng swerte sa sinumang may suot nito. Ang mga amulet naman na mula pa sa mga sinaunang panahon at sinaunang paniniwala ay nakapaghahatid din ng swerte. Ito yung mga amulet na pag-aari pa ng mga diyosa. At kung magkakamit ka ng isa man sa mga ito, ikaw ay bibigyan ng proteksyon ng sinumang diyosa na tunay na nagmamay-ari nito. Ang kinang ng opal ay may kukumpara sa ganda ng isang diamante. Subalit sinasabi rin na ito ay mayroong evil properties. Kaya naman iniiwasan ang pagsusuot nito dahil baka ito ay magdulot sa iyo ng kamalasan. Hindi rin sinasang-ayunan ang pagsusuot ng perlas na alahas kung ikaw ay hindi pa kasal. Kung ito ay isusuot mo sa buong marriage life mo, ikaw ay luluha. Ang rosary beads naman sa iyong alahas ay pinaniniwalaan na magdudulot sa iyo ng swerte at proteksyon sa anumang uri ng kapahamakan. Maganda ang singsing kapag nakalagay sa ating daliri. Lalo na kung inilagay ito sa atin ng ating minamahal. Ibig kasing sabihin noon ay gusto niya tayong makasama sa ating buhay. Kaya naman, hindi natin yun maiwasang maipagmalaki lalo na sa ating mga kaibigan na nakararamdam ng sobrang kasiyahan kapag may magandang nangyayari sa ating buhay. At kung ikaw naman ay isang kaibigan na sobrang nasisiyahan sa kapalaran ng iyong kaibigan, sigurado akong kukunin mo pa ang kanyang kamay at pakakatitigan ang kanyang daliri na may suot na singsing. Siyempre, ibig mo ring matiyak kung ilang kaiba yon o kung gaano kalaki ang diamante ng kanyang singsing. Ngunit,
Kahit na sobra kayong close, ay may nais lamang akong ipaalala na hindi mo na dapat gawin. Ito ay ang paghuhubad ng singsing sa kanyang daliri. Ayon kasi sa paniniwala o pamahiin, kapag ang singsing ng kaibigan mo ay hinubad mo, malaki ang posibilidad na magkasira kayo. Maaring may dumating na pagkakataon na ang inyong pagkakaibigan ay subukin ng tadhana at hindi na ninyo magawang maayos pa. Kaya naman, ipinapayong kahit gaano mo kagustong makita ang singsing ng iyong kaibigan, ay huwag na huwag mong huhubarin sa kanyang daliri. Mas mabuti pa talaga kung sasabihin mo sa kanya na hubarin mo nga ang singsing at titingnan ko. Ngunit kung ikaw ay hindi niya pagbigyan, huwag sasama ang iyong loob. Kailangan mong irespeto ang kanyang desisyon dahil yun ang ugali ng isang tunay na kaibigan, ang marunong umunawa at umintindi. Ilan lamang po yan sa mga paniniwala o pamahiin na may kaugnayan sa ating mga alahas. Kayo na po ang bahala kung ito ay inyong paniniwalaan o hindi. Hello and shout out po kay Albert Orara, Asil's Blog in Israel, Daisy Letzi, Lelin Sanchez, Teresa Libosta, Elena Baluyot, Elise Cid Serok, Pancho Bautista, Maneda Timbal, Gregoria Dureng, Rosie Vasquez, Florita Edaga, Lolilin Oitico, Rowena Lopez, Emilda Mangin, Milagros Bongar, Caridad Siriban, Aileen Bunag. Hello and shout out din po kay Guadalupe Arandia, Carmi Gamboa, Nestor Raposas, Maxima Jimizu, Lorna Quino Monta, Rosenda Cosme, Evelyn Contreras, Ray Nevi, Aida Aplicador, Yvette Cruz Balasso, Avelina Delphine, Lynn Muril, Susan Yanko, Lori Jane Catalan, Olivia Cabela, Bubbles Merto, Lilibet Santos, Irelin Silvano, Mario Cesar, Remelito Marcial, Maxi Manita Santiago de la Cruz, Irene Lasquite, Angel Francisco, at Evangeline Caseriel. Sa mga hindi ko po na-shoutout ay pasensya na po. Sa susunod ko na lamang po isa-shoutout ang inyong mga pangalan basta't i-comment nyo lamang ito. Muli po ay maraming salamat sa patuloy na suporta sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming salamat pong muli.